dito sa Stockholm, nasaksihan natin ang Dyke March. Ito yung bahagi ng Pride na nakahiwalay at nakatutok sa karapatang pantao na tinutulak para sa mga lesbian women. Kung mapapansin, maraming issues ang nire-raise ng Dyke March. Obviously, natututukan pa rin ang pagtawag sa karapatang pantao ng bawat miyembro ng LGBTQIA people, lalo na ng lesbian women. Pero dahil nag-emerge din ang anti-transgender people na miyembro ng LGBTQIA community, tinutulak rin ng Dyke March dito sa Stockholm ang pagprotekta ng karapatang pantao ng mga transgender people. Isang issue rin ang nais i-highlight ng Dyke March dito sa Stockholm ay ang karapatang pantao ng minority sectors na hindi nakakapagsalita, particularly ang mga Palestino na inapi ng mga Israelis. Yung Dyke March nag-highlight na kahit na may mga karapatang pantao na para sa LGBTQIA people, maraming issues pa rin na particular sa LGBTQIA women na hindi natututukan. Panawagan ay panatilihin itong paraan ng pakikibaka upang itulak, patuloy na itulak ang karapatang pantao ng lahat ng miyembro ng LGBTQIA community at ng iba pang minority sectors ng ating lipunan. Ito si Michael David Tan para sa Outrage Magazine.